Panalo sa isang sensational knockout ang Puerto Rican at WBO minimum weight world champion na si Oscar Collazo kontra kay Tamano Niomtrong o mas kilala bilang si Knockout CP Freshmart. Si Collazo na ngayon ang WBO at WBA minimum weight champion matapos niyang patulugin sa 7 round si Knockout CP Freshmart. Dominante ang Puerto Rican sa buong laban at pagdating ng round 6 ay na-knockdown na si CP Freshmart. Tuluyan na ngang tinapos ni Collazo ang laban pagpasok ng round 7 upang maging unified world title holder. Nag-improve ang kartada ni Collazo sa 11-0 with 8 knockouts. Nalasap naman ni Freshmart ang kanyang unang talo na may 25 wins with 9 knockouts. Ang nanalo sa unification match na ito ay ang gustong makalaban ng ating kababayan at IBF minimum weight title holder na si Pedro Taduran. Ang may hawak naman ng WBC title ay ang kababayan natin at tinalo na dati ni Collazo na si Melvin Jerusalem. Mukhang ang laban kay Taduran at ang rematch kay Jerusalem ang susunod na laban ulit ni Collazo dahil gusto nga nilang maging undisputed sa minimum weight division. Kayanin kaya ng ating mga kababayan na talunin ang malupit na si Oscar Collazo. Matapos talunin ni Jake Paul ang 58-year-old na si Mike Tyson kahapon, ay marami na rin ang nag-aabang kung kailan at sino ang susunod na makakalaban ng YouTuber turned boxer na si Jake Paul. Pero mukhang hindi sa boxing kundi sa MMA naman ang sunod niyang laban. Sa isang tweet kasi kahapon ay hinamon niya ang dating UFC champion na si Conor McGregor ng isang laban sa MMA. Una raw nang hamon si McGregor kay Paul ng boxing match sa 170-pound limit. Ngunit ayaw daw ito ni Paul at sa halip ay sa MMA sila magkita ng walang weight limit. Sinagot naman siya ni McGregor ng pang-aasar at nireplyan niya si Paul ng larawan ng isang matandang lalaki na may caption pang ito daw ang susunod na makakalaban ni Jake Paul. Isa pa sa hinahamon ni Paul ay si Unified Super Middleweight Champion Saul Canelo Alvarez. Banat ni Paul ay maglaban na raw sila ni Canelo upang magkaalaman kung sino ang tunay na mukha ng boxing sa kasalukuyan. Aminado naman si Paul na mahihirapan siya sa laban na ito dahil isa nga sa pinakamahusay na boksingero sa kasalukuyan, si Canelo. Agad namang sinarado ni Canelo ang pinto sa laban na ito dahil sinabi niya ang hindi daw siya interesado sa problem child ng boxing. Sa local boxing news naman mga idol, ay isang malaking upset ang nagawa ni Froilan the Sniper Saludar matapos niyang bigyan ng unang talo ang Venezuelan prospect na si Williams Flores. Nakuha po ni Saludar ang WBA International Bantamweight title matapos niyang magwagi via unanimous decision sa labang ginawa sa Dubai United Arab Emirates. Ang veteranong si Saludar ay may kartada na ngayong 35 wins, 8 defeats, 1 draw with 25 wins by way of knockout.